Nitong Lunes, we decided to share the COVID-19 data tracker na for quite some time ginagawa at ginagamit namin dito sa aming opisina. Ito yung ginagamit naming basehan sa pagbababa ng tulong sa mga communities. Ito din yung ginagamit naming basehan sa pagdidesisyon kung anong klaseng tulong ang ibibigay, gaya na lang kung gaano ba karaming PPEs ang ipapadala namin. Halimbawa, nung nagpadala tayo ng team sa Cebu noong July, na dahil nakita natin ito sa tindi ng community transmission doon, base din dito sa datang ito. At yung engagements natin ngayon sa Lanao del Sur at Iloilo, etc., dito din nakabase. Niisip namin na worth na i-share namin ito para makatulong sa pagdidesisyon ng mga LGU para sa kanilang pulisiya at kung paano ilalaan ang kanilang resources sa pag-track kung sufficient ba yung tests at contact tracing na ginagawa nila at marami pang iba. Lahat ng ito galing sa data drop ng DOH, pero ginawa namin na mas simple at mas granular na presentation to communities. Kasi naka-classify ito by province and by city or municipality. Itong ganitong presentation ay based rin sa international standards. Kung matatandaan ninyo noong September, naglabas ang Lancet ng isang study of how 91 countries all over the world are responding to this pandemic. Nakita natin sa study na ito na mababa ang nakuhang grado ng ating bansa at rank 66 lang tayo. Sa gitna ito ng findings na 19 na bansa ang naging successful sa pag-suppress ng virus, marami sa kanila ay mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. Mula noon, sinubukan namin gumawa ng analysis ng DOH data based sa standards na ginagamit sa study na ito at rekomendasyon din ng mga eksperto. Andito yung link na pupuntahan nyo para ma-access nyo yung COVID data tracker namin. May apat na tabs na makikita. Number one, provincial analysis. Number two, city municipal analysis. Tapos meron tayong testing analysis. Tapos meron tayong hospital admission analysis. Ito, every day ay nag-a-update tayo base sa kung anong data yung binaba ng DOH. May options rin para i-filter yung data para hanapin mo yung region, probinsya, or city and municipality kung nasaan ka. Pwede mo ring i-filter based on incidence level. May legend tayo dito para mas madaling makita kung aling areas yung high incidence, aling areas yung medium incidence, aling areas yung low incidence or no transmission. Makikita natin sa legend yung iba-ibang kulay na nagre-represent dito. Ayon sa mga eksperto, considered na high ang incidence kapag merong more than 100 active cases per 100,000 population. Sa part naman ng testing analysis, medyo nahirapan tayo dahil hindi granular yung datang available. Yung reports on testing na nilalabas ng DOH ay hindi per LGU pero by labs. So wala talagang available na breakdown. Kung matatandaan natin, pinupoint out ng DOH na depende ito sa submissions of the labs conducting tests. May mga labs na hindi makakomply sa daily submission ng kanilang reports. Inorganize rin natin yung testing data also from the DOH data drop. Nandito yung samples tested, individuals tested, positivity rate, tests per positive result. Kung titingnan natin yung ating table, meron tayong dalawang columns ng ideal number of tests and contact tracing based on active cases. Ang isa dito nakabase sa observations ng Lancet. Ang isa pang column nakabase sa deklarasyon ng ating contact tracing czar na si Mayor Magalong na ang ideal sana ay 1:37. Pwede rin i-filter itong information na ito by region. Yung sa hospital admission analysis naman, nakakategorize yung COVID cases nakasali dito based on severity. Mula mild, severe, hanggang critical. Pati rin yung asymptomatic cases. Sa huling datos naman, rank 18 na tayo sa top 20 countries with the most COVID cases worldwide.
Isang study ito na ginagawa ng Johns Hopkins University na ina-update nila araw-araw. Sa datos din ng World Health Organization, tayo ay may pinakamalalang sitwasyon sa Western Pacific region. Kailangan din nating tutukan ang number of deaths natin. Dahil sa gitna ng bumubuti nating figures pagdating sa daily new cases kumpara sa mga numero natin noong Agosto, tila mas hindi maganda yung bilang ng mga namamatay ngayong Oktubre. Ang mas nakakabahala pa nito, as of October 11, 54% o mahigit kalahati ng mga namatay hindi man lang na ospital. 75% din ng current critical cases ngayon wala sa ospital. Sana, sa pagbabahagi namin ng analysis na ginagawa ng aming opisina, in consultation with several experts, makatulong ito sa pagdedesisyon base sa paggamit sa mas granular na datos. Nung huli kong public address, minungkahi ko na sana mag-set tayo ng monthly targets para meron tayong ina-attempt at very soon masupress na rin natin ang pagkalat ng COVID tulad ng nagawa ng ibang bansa. Sana ang pagsasaayos natin ng datos na available ay makatulong sa pag-set natin na mas LGU-specific na targets para mas mabilis nating makamtan ang ating mga layunin.